Hello everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ngayong araw na to yung mga plants na mind ko. Napa-mind din ako isang araw. Kasi ang Grow Green Enterprise po, yung lagi kong kinukwento sa inyo na aking suki na bilihan ng mga plants, ng ring pole, ng mga pole na aking mga ginagamit sa aking mga halaman, ay nagla-live selling din po sila. Abangan nyo po, Grow Green Enterprise, nagla-live selling din po sila. Kung hindi ako nagkakamali, Thursday po ang kanilang schedule. Pero parang nagkakaroon din po ng changes sa schedule, abangan nyo na lang po sa kanilang page or FB page, FB channel. Ilalagay po ulit natin dito sa screen para makita ninyo. Okay? Okay, so number one na aking namay ay ang Painted Lady. Oh, di ba? Matagal ko na rin talagang gustong magkaroon. Kaya lang yung mga nakikita ko, yung mga tig 2,000. Medyo expensive. Pero ito, this is not very expensive. Kung hindi po ako nagkakamali, parang 500 or 600. Oo. Ang ganda, no? Patuwa. Ayan. Painted Lady for only 600 nga yata. 600 pesos. Parang mine, pa-mine po, Painted Lady, 600 pesos. Parang pinapractice ko na rin mag-live selling. Ayan, ganda, di ba? Tapos meron din ako. Ito talaga, hindi ko naman to dream plant. Hindi ko akalaing magkakaroon ako nito. Kasi parang nung ni-research ko, ang dami po talagang ganito na nagiging sobrang giant. E di po ba yung Monstera, Deliciosa, na sobra ako nai-in love ay naging giant na doon sa aming South Jungle. So ito din, nung na-research ko, maraming nagiging ganitong giant. Monstera, Lanyata. Yan. Tama ba? Monstera yan lang yata nga yata. Hindi pa masyadong sure. Anyway, ilalagay ko po yung tamang name dito. Only for 500 pesos also. O, ayan. Sobrang giant. Tapos yung anak niya. Ayan. O. Ayan. Ayan yung baby niya. Mayroon ng isang illustration. Ano difference nila ni Monstera at Sony ay? Hindi ko pa po masyado makita yung difference nila. Basta alam ko ang Lanyata is mas talagang siya yung nagiging giant. Okay. Parang mas matigas ang leaves niya eh. Ito po ang baby kasi, di ba, ang Monstera at Sony ay kahit baby, ano na, marami ng butas. Pero si Lanyata, pag baby niya pa, ganyan pa. Para, tapos pag nag-mature na yung dahon niya, yan. Yan. Monstera, Lanyata. Ganda-ganda. Tapos, itong nakikita ninyo, malaking-malaking ito sa likod ko, kasama rin ito sa mga lunay. This is Golden Melody. Matagal ko na po talaga gustong magkaroon nito. Pero sabi ko, gusto ko muna magkaroon ako ng green melaloni. Kasi pagka green, gusto ko talaga siya sa loob ng bahay. Eh di po ba, pagka mga green ang leaves, mas matatag talaga sa loob ng bahay. Ayan. Diba? Ang ganda po. Oh. Ayan, bagong galing daw po ito sa farm nila, tapos nang dinala nila sa store. Ayan, mine natin. Ayan. Sobrang ganda, sobrang laki na. Philodendron Golden Melaloni. Pakita ko sa inyo yung aking melaloni na green. Hindi naman siya ano. Hindi pa siya ganyang kalaki kasi baby pa siya, oh. Pero sobra naman yung lush. Yan, lush. Lush na siya. Green melaloni. Pero hindi to kasama sa namain ko, ha. Ang namain ko itong golden melaloni. Yan. Ito talaga, dream na dream ko. Di po ba dream na dream natin yung mommy, Lomaniay, Pasta Sanum, di ba? Pero, nasa shock naman tayo sa mga prices nila. Di ba?
hindi talaga fairy. Pero ito, baby pa. So, mas lower po talaga yung price niya kesa dun sa mga malalaki na Cro-Magnon. So, kaya, yun, nakabili ako. Tapos, meron na siyang baby dito. Ayan. Ayan siya. Ayan siya. Sana mapalaki talaga kita. Malaking-malaking magandang dahon. Ang Cro-Magnon ay po kasi dalawa siya. Meron po rin siyang tinatawag nilang dark. Tapos ito po, silver ito. Ito. Itong nabili ko, may silver ito. Ayan. May combination siya ng silver. I think kaya po siya tinawag na Cro-Magnon ay kasi parang naggagano, nagpo-flow-flow yung kanyang dahon. Lalo na pag mature na siya. O hindi talaga straight na straight yung dahon niya, nagkakaroon ng parang low, ay flow dito sa mga sides, parang ribs din, na may ganun-ganun, yun. So, kaya siya tinawag, siguro, hula ko lang yun, kaya siya tinawag na Cro-Magnon, yay, yan. So, ang dream ko talaga, mapalaki ko siya. Mapalaki, as in, malaki, ayan. Tapos, ang masaya-masaya talaga, nung pagdating ko doon, meron naman itong mga binigay na free si Miss Boots, ang Grow Green. Ayan. Diba dati, sobrang green natin ang mga Gherkins. At noong araw po, ang Gherkins nagpo-post ng mga 2,500. Diba? 2,000. Pero ngayon, ayan. Binigyan tayo ng isang magandang Gherkins. Miss Boots. At ito pa, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Hindi ko alam kung anong pangalan ng singonium na to. Pero parang wala pa ako sa collection ko eh. Di po ba mahilig din ako sa singonium at marami ako sa collection ko. Hindi ko talaga alam kung ano siya eh. Siguro white butterfly to. Singonium white butterfly. Di po ba? Pero may white butterfly na ako. Mas lamang naman talaga yung white. Konti yung green sa side. Pero parang ito ganun din eh. Kaya nga lang to, mas maraming naging green sa sides. Pero white pa din naman yung center niya. Tapos, i-show ko na rin sa inyo, di po ba ang dami-dami talaga ngayong naghahanap at napakamahal naman talaga sa market ng Thai Sunrise. Kasi nga, ang nagiging ano natin dito, minsan naglalabas na siya ng mga leads na wala ng variegation. O di kaya meron man na yan, napaka-konti, di ba? Ayan. Yan. So, ito naman po ay, since nandun na ako sa area, sa RBR Laguna, nakarating naman ako dun sa dulo kay Maris Joyce Garden. Tapos, pinilit ko lang si Manang, tsaka si Sir Marcy na bentahan ako ng Thai Sunrise. Kasi, hindi po muna nila ina-out sa market, parang pinapalaman pa or what. Kasi, nakikita nga nila na sa online, hindi po ba 1,500 ang bentahan ng ganito. Yung iba nga 2,000 pa. Tapos, pero hindi ko nilang po sasabihin kasi sabi ni Sir Marcy, hindi talaga niya ibibenta. Pero binentahan niya po ako. Medyo namulit lang po ako ng konti. Binentahan niya ako at a very low price. Yeah. Thank you so much, Maris Joyce Garden. Ang ganda-ganda ng Thai Sunrise. Yeah. And then, after this video, meron akong ipapakita sa inyong video. Meron akong ipapakita sa inyong plant na i-video ko rin pag pagkakaginawa ko. Kasi po, di po ba, ang problema ng Thai Sunrise, nagre-revert, nagiging kaitsura na lang siya ng ating Golden Orlando. Di ba? Yan, pagka kasi yung mga yan, wala na talaga silang variegation na green. Mukha na lang talaga siyang Golden Orlando. Ako naman po, may ipapakita ko sa inyo na Golden Orlando na naging Thai Sunrise. Opo, pero isang dahon lang yun. Tapos lahat ng dahon, talagang Golden Orlando. So, papakita ko yun sa inyo ngayon. Ika-cut ko siya, ilalagay ko siya sa isang pot na ganito. At tingnan lang natin kung pwede siyang maging Thai Sunrise talaga. Yung plant na yon ay Golden Orlando na nagkaroon ng isang dahon na Thai Sunrise. Pakita ko sa inyo. Yeah. Ito yung nag-iisang dito sa gitna ng mga... Uy, may rentas.
May kumain. Dito sa gitna ng Golden Orlando, lahat yan. O, yan. Kasi nasa medyo malamit. Yan, diba? O, kapal-kapal na ninyo. Ang laki-laki na niya, ang kapal ng Golden Orlando na yan. Nagkaroon siya ng isang dahon na Five Sunrise. One Sunrise. Yan, napakaganda. Pero yung mga sumunod niyang dahon, Golden Orlando pa rin. Ina-observe ko eh. Hindi ko muna siya pinukuha. Kasi ina-observe ko, baka yung mga sumunod niyang dahon, maging Thai sunrise lang. Pero hindi eh. So, ang gagawin natin, ikakat natin kung may isang dahon. Itatanim ko siya. Tingnan natin kung makakabuo siya ng dahon. Nakita mo yung kina. Malapit ka kasi. Okay, so nag-cut tayo dito. Bale, sinakop natin yung leaf. Kung hirap lang ganyan. Wala, uy. Naku, ano ba yan? Kailangan kong putulin yung ugat nitong isa, kawawa naman. Kaya siya. Yan, naku, baka masira. Huwag naman sana masira. Kailangan natin itong ingatan mabuti para makalabas siya dito sa natrap na area na to na hindi masisira ang dahon niya. Ikita? Nakapit na rin pala yung ugat ng isa rin. Dahan, malapit na. Naku. Ayaw nila maghiwa-hiwalay. Ang hirap. Ano ba ang nakadikit? Ba't hindi pa mahila-hila? Nakadikit pa bang ugat? Ayun, okay. Ayan, okay. So, malaking sanga yung naputol ko. Ito kasi pinropagate ko na ito eh. Tapos, dapat talaga ito yung gusto kong ipropagate na kasi nga, naging Thai sunrise siya kaisa-isa. Ayan. Pero, yung ibang mga bagong dahon niya, ito oh, meron ditong kakaibang pangyayari. Dilaw din yung gitna niya. Tapos ito lahat parang nagiging greenish. Sana kung talagang very dark yung pagka-green nito, di ba? Ganda tingnan. So, itatanim ko to. Maybe tatanggalin ko yung ibang leaf. Ititira ko tong isa. And of course, this one. Tingnan natin kung anong mga tutubo. Kung magkakaroon tayo ng Thai sunrise galing sa Golden Orlando. That's wonderful. Okay, thank you. Ayan. Nandito na siya.
Oh, yan na siya, diba? Yan, yan yung naging Thai sunrise. Yan. Yan, aking. Ayan, masaya, diba? So, ikakat ko na lang itong isang dahon na nandito sa pinakababa. Ayan. Then, cut natin to, tapos ibabao natin. Hindi, wag na lang muna, no? Natakot bigla. Alam niyo bang napakadami ko nang napropagate na ganito? Yellow Orlando or Golden Orlando. Pero ngayon parang kailangan maging careful ako kasi nga meron siyang ganito isang may variegation ng naging Thai sunrise. Tapos siguro yung iba, babawasan ko to ng dahon. Pero ito, ititira ko. Itong isang to kasi may potential siya. Tingnan niyo. Diba, naging light yellow din yung isang area niya dito. Tapos, parang variegated pa rin siya. Ayan. And of course, this one. Ito talaga yung malaki ang potential. So, itatanim ko na siya ngayon. Dito na yung soil. Nagbaon na ako ng soil dito. Ayan. Baon na ako ng soil. Gusto ko na siyang ibaon ngayon. Tapos, awasin natin itong isang to na pagpapan siya. Iwasan ko pa ba siya ng dahon? No? Hindi na muna, no? O, ito, bawasin natin itong isang ito. Siyempre, para yung sustansya, mapunta lang dito sa ano, sa pinaka gusto natin na dahon, di ba? Yan, binawasan ko lang. Sorry po, mga dahon. Yan. Sigurado naman yan na mag-aanak ng bago. At pag nag-anak ng bago, yun. Yan, yun ang ipagdadasal ko na sana ay maging kaparehas ito para meron ulit tayong isa pang Thai sunrise. Gawin natin siya ng fertilizer. Yay! Meron tayong bagong halaman. Sana ay maging Thai sunrise. Ito pa ako. Yay! Dalawa sila na may potential, di ba? Yan, o. Yan. So, ito lang po muna ang ating video for today. Sana po ay nagustuhan ninyo ang mga halaman na pinakita ko sa inyo ngayon. Sana po ay nag-enjoy kayo at sana po you will like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga bago nating videos. Goodbye everyone! Thank you for watching. God bless us all!